Dalawa kaming magkapatid na lalaki. Ako si Alan at ang kapatid ko naman ay tawagin na lamang natin si Arnel. Pareho kaming pinalaki ng single dad. Si daddy ay mag-isa niya kaming itinaguyod. May trabaho si daddy at kung ano-anong negosyo ang pinasok niya. Isa nga sa mga negosyo niya ang food cart business. Tanda ko pa noon kung paano sila nagkahiwalay ni mami. OFW noon si mami. 10 taong gulang pa lamang ako noon at si Arnel naman ay 8 years old pa lang. Halos isang beses lamang sa 2 taon kung umuwi si mami. At yun din ang mga pagkakataong nagkakasama-sama kami. Pero nalaman na lamang ni daddy na may iba na rin palang kinalolokohang lalaki si mami sa ibang bansa. Nakita ko kung paano nasaktan ng gusto si daddy nang makipaghiwalay na sa kanya si mami. Maging kami ng kapatid ko ay lubusan ding nasaktan. Pero hindi naman ito naging hadlang sa amin para magpatuloy sa buhay. Dahil na rin sa pagmamahal ni daddy at sa pagsisikap niyang mabigyan kami ng magandang kinabukasan. Nakapagtapos kami ng pag-aaral sa kolehiyo at nagkaroon naman ng magandang trabaho. Si daddy ay nag-focus na lamang sa mga negosyo niya. Unti-unti naman ay nakabangon kami at masasabi ko na gumanda naman ang buhay namin. Dahil nagtulong-tulong kami, gumaan naman lalo ang buhay namin. Nakabili kami ng sarili naming bahay at mga bagay na kailangan namin tulad ng mga sasakyan. Hindi ko rin naisipan pang maghanap ng babae para makasama sa buhay. Masaya at kontento ako sa kung anong meron kami. At isa pa, natatakot akong ang ginawa ni mami ay mangyayari din sa akin. Isang gabi umuwi sa bahay si Arnel na may kasamang magandang babae. Ipinakilala niya ito sa amin ni daddy. Tawagin na lang natin siya na si Candy. Maganda si Candy. Hindi naman nagkakalayo ang edad nila ng kapatid ko na nasa 25 years old na. Kasamaan pala niya sa trabaho si Candy. Ganun pa man, medyo hindi ko gusto si Candy para sa kapatid ko. Ewan ko ba, basta may iba akong pakiramdam sa babaeng to. Wala akong tiwala sa kanya, sa ganda at sexy niya. Tiyak na lolokohin din niya ang kapatid ko kagaya ng ginawa ni mami kay daddy. Iniisip ko na lang na baka sobrang mahal talaga ni Arnel ang babaeng to. Kaya ipinakilala niya ito sa amin ni daddy. Magiliw din kasi siya at makwento, pero ako, medyo dumidistansya ako sa kanya. Kaya siguro umiiwas din siya sa akin. Hindi niya ako masyadong kinakausap. Okay na rin sa akin pakiramdam ko, hindi niya ako mauuto. Hanggang isang gabi nakita akong kasabay ni daddy si Candy sa kotse niya na umuwi sa bahay. Lalo tuloy akong nagduda sa kanya. Hindi ko alam kung saan sila nang galing. Maya-maya ay dumating na rin ang kapatid kong si Arnel. Dahil dinner time, sabay-sabay na kaming kumain tatlo. Nagkukwento na nga si daddy na nakasabay daw niya si Candy dahil tumawag ito sa kanya para makisabay. Nakikinig lamang ako sa kwentuhan nilang tatlo. Nang matapos ang kainan ay sa kwarto na ako nagpahinga. Kung dati nanonood pa muna kami ng TV lalo na kapag may larong basketball. Wala pang 10 minuto na nasa kwarto ako ay biglang kumatok si daddy. Alam kong kakausapin na niya ako tungkol sa ipinakita kong ugali kanina. Tama nga ako at nagsalita nga kaagad si daddy. Anak, may problema ka ba kay Candy? Napansin ko kasi magmula nang dumating siya sa buhay natin ay nag-iba ka na ng ugali. Napapansin namin ni Arnel na madalas kang tahimik. Inamin ko kay daddy na hindi ko gusto si Candy. Ayoko sa kanya. Wala akong tiwala sa kanya. Baka saktan lang din niya si Arnel kagaya ng ginawa sa atin ni mami. Sabi ko kay daddy. Pero pinagpilitan ni daddy na okay naman daw si Candy at hindi ko dapat pinakikitaan ang hindi magandang pag-uugali.
Siyempre, ano pa nga bang magagawa ko kundi ang tumahimik na lang. Ayokong lumaki pa ang gulo. Ganun na nga lang ang ginawa ko kahit ayoko ay pilit kong pinakikitaan na magandang pag-uugali si Candy sa tuwing pumupunta siya sa bahay. Kaya naman, lalong naging close sa amin si Candy. Pero hindi pa rin ako nagtitiwala sa kanya. May negosyong restaurant si Candy, mga negosyante rin kasi mga magulang niya. Hanggang isang gabi ng dinner namin, may mahalagang ibinalita sa amin si Arnel. Magpapakasal na sila ni Candy. Hindi ako natuwa sa narinig ko, pero pinilit kong hindi magpahalata. Dahil nga, wala talaga akong tiwala kay Candy. Nag-isip ako ng way para hindi matuloy ang kasal nila ng kapatid ko. Gumawa ako ng paraan para mapalapit siya sa akin ng gusto. Dahil halos 2 beses na siya pumupunta sa bahay kada isang linggo, pinakikitaan ko siya ng magandang pag-uugali. Sinubukan kong akitin siya ng unti-unti dahil madalas late kong umuwi sa bahay si Arnel. Dito ay sinamantala ko ang pagkakataon. Kinausap ko ng gusto si Candy, binola-bola at kung ano-ano pang ginagawa ko, gumaan lamang ang loob niya sa akin. Isang beses habang 2 lamang kami ni Candy sa bahay at habang hinihintay niya si Arnel, sinadya kong lumabas ng banyo na nakatuwalya lamang. Habang siya ay nakaupo na at nanonood ng TV, napansin kong lumihis ang mga mata niya. Maganda rin kasi ang katawan ko, maalaga ako sa sarili ko at regular ang pag-ehersisyo ko. Alam kong tinatablan na si Candy sa ginagawa ko pero hindi ko na muna siya binigla. Makalipas pa ang ilang mga linggo, tuloy lang ako sa pagpapakita ng kunwari motibo sa kanya. Ang dating 3 beses sa isang linggo na pagpunta niya sa bahay ay naging araw-araw at gabi-gabi. Hanggang isang araw pinlano kong hindi muna pumasok sa trabaho. Tiyempong pumasok rin si Arnel sa opisina noon at ganun din si Daddy. 2:00 ng hapon habang umuulan ng malakas, alam kong parating na si Candy noon dahil tumawag pa siya sa akin. Naligo ako sa ulan na nakashorts lang. Mataas naman kasi ang pader ng bahay namin at medyo malayo naman ang mga kapitbahay namin. At karamihan naman ng mga bahay sa village ay wala pang nakatira. Bagong develop lamang kasi. Narinig ko na kaagad ang malakas sa pagbusina ng kotse niya. Malakas ang ulan. Naglakad na ako papunta sa gate para pagbuksan siya at nang makapasok. Diretso sa garahe ang kotse niya at dahil wala pang bubong ang garahe namin at ilang metro pa ang lalakarin para makapasok sa bahay, hindi kaagad nakalabas ng kotse niya si Candy. Lumapit ako sa driver's side ng sasakyan kung saan sakto ang harapan ko sa bintana. Nakashorts lamang ako habang naliligo sa ulan. Binuksan niya ang bintana at nakita kong napatitig siya sa nakaumbo kong harapan. Hindi kaagad siya nakapagsalita. Kuha mo naman ang kumpayong Alan. Ayokong mabasa ng ulan. Pakiusap sa akin ni Candy. Nakabihis pa ng damit pang opisina. Nakatingin lamang ako sa kanya na inaasar pa siya. Maligo ka na lang, Candy. Tayo lang naman ang tao dito. Wala si na Daddy at si Arnel. Salita ko pa sa kanya. Pero ayaw talaga niya. Lalo pang lumakas ang umuhos ng ulan. Hanggang sa nagdesisyon na siyang sumugod sa ulan para makapasok na sa bahay. Binuksan niya ang pinto ng kotse at lumabas. Tatakbo na sana siya, pero tumatawa akong hinarang siya para tuluyan ng mabasa. Inis na sa akin si Candy hanggang wala na rin siyang magawa. Kaya nabasa pa siya ng gusto. Kaya naligo na rin siya. Para kang baliw, Alan. Ayan tuloy, napilitan akong maligo. Tawa lang ako ng tawa hanggang sa tinanggal na nga niya ang suot niyang pang-opisina at naiwan ang 2 niyang panloob.
Napatulala na lamang ako nang makita ko sa ganong ayos si Candy. Kahit magkaiba ng kulay ang suot niya sa bandang taas at sa suot niyang sa ibaba, bigla akong natigilan sa nakita kong malaki niyang mga melon. Maputi at makinis si Candy. Sabay na kaming naligo sa ulan dalawa. Alan, wala bang makakakita sa atin dito? Nakakahiya, sabi niya. Tayong dalawa lang ang tao dito, Candy, at walang ibang tao. Habang nagsasalita ako ay lumapit na ako sa kanya. Nakatitig ako sa kanyang magandang katawan na kaagad naman niyang napansin ang malagkit kong mga tingin sa kanya. Hanggang nagsalita na nga siya. Grabe ka naman makatitig, Alan. Parang gusto mong dukutin ang nasa loob nito. Nakangiti si Candy habang nakaturo ang daliri sa pangitas na bahagi ng kanyang katawan. Ikaw din naman, parang gusto mo nang dukutin ang nasa loob ng shirt ko. Niyakap ko bigla si Candy pero hindi ko inaasahan ang kanyang magiging reaksyon. Nagpaubaya siya sa akin kaya naramdaman ko ang init ng kanyang katawan. Kahit malamig ang tubig ulan ay hindi namin ito alintana. Niyaya ko sa Candy sa may upuang bench na nasa ilalim ng puno ng santol. Dito ay umupo kami at tuloy pa rin ang ulan. Dito ay sinimulan ko ng tuparin ang balak ko sa kanya. Alam kong hindi na siya pwedeng tumanggi sa akin. Pareho man kaming kinakabahan, walang imik at nagkatitigan ng malapitan. Alam kong hindi na niya kayang labanan ang nararamdamang init ng kanyang katawan. Dito na lang tayo, Candy. Walang ibang taong makakakita sa atin dito. Tumango na lamang siya kaya nagsimula na ako. Sinimulan ko ng lasapin ang mga naglalakihang melon. Ipinamalas ko ang matalas kong sandata sa kanya. Siya ay ganun din. Wala akong masasabi sa husay ni Candy. Nagawa niya ako paligayahin. Sobrang galing niya sa labanan. Pumasok kami sa kwarto at dito namin itinuloy ang tunay na laban. Natapos kami ng sabay ni Candy. Napansin ko ang oras. Dali-dali na kaming nagligpit ng mga sarili namin. Baka madatnan pa kami ni Arnel o di kaya ni Daddy. Tiyak malaking gulo. Pero bakit ba ako natatakot? Ito naman ang gusto ko, ang magkasira sila ng kapatid ko at nang sa ganon, hindi matuloy ang kasal nila. Pero napag-isip-isip ko, kung mahuhuli kami, hindi na mauulit ang masarap na ginawa ni Candy sa akin. Gusto ko pang maulit yun. Naghanda na nga si Candy ng hapunan namin at nagpahinga na muna ako sa kwarto. Hinintay kong tawagin nila ako para mag-dinner. Para siguradong hindi sila makakahalata at maya-maya nga ay tinawag na ako ni Daddy. Kaagad naman akong bumaba para kumain. Kanina pa ako nanghihina dahil sa gutom at marami ring lakas ang nawala sa akin sa labanan namin ni Candy. Kumain na kami ng sabay-sabay. Magaling din talaga itong si Candy. Hindi halatang kanina lang ay naligo kami sa ulan at nagkatikiman. Ilang araw lang ang lumipas ay naulit-uli ang nangyari sa aming dalawa ni Candy. Inaagahan ko ang uwi sa bahay galing trabaho para magpang-abot at magkita kami ni Candy sa bahay at dito nga ay nagkakasarilinan kami. Dumadating na rin sa point na nakikita na kami sa labas ni Candy para iraos ang pareho naming nararamdaman sa isa't isa. Wala akong ibang nararamdaman sa kanya kundi ang... Hanggang sa dumating ang araw na naguguluhan na rin ako. Kaya madalas kong matanong ang sarili ko, kung matutuklasan ni Arnel ang ginagawa namin ni Candy, magkakasira ba sila? Paano kung kaming magkapatid ang magkasira? Pero paano ko iiwasan ang masarap na pagkain na kapag gutom ako ay nakahain na kaagad sa harapan ko?
Nahihirapan din ako sa sitwasyong ako rin ang may gawa ng lahat. Habang lumilipas ang mga araw, lalo pa kami naging attached sa isa't isa ni Candy ng palihim. May mga pagkakataon pang muntikan na kami mahuli ni Arnel. Pero nakikita ko naman kay Arnel kung gaano niya kamahal si Candy. Alam kong ganun din si Candy sa kanya. Ang tungkol sa amin ay hanggang sa puson lang at walang kasamang puso yon. Dahil sa mga nakikita ko, ay napag-isipan ko nang itigil na ang kahibangan ko. Pero paano ako makaalis kung lagi-lagi kong nakakasama si Candy? Dahil dito ay nakapag-desisyon na akong kalimutan ko na ang lahat. Para na rin sa ikabubuti namin pareho. Dahil sa kagustuhan ko ng kalimutan ang lahat at tigilan na mga kalokohan ko ng ibang bansa na lamang ako, dito nga ay ginugol ko ang mga oras ko sa trabaho. Hanggang sa tuluyan ko nang makalimutan ang lahat ng tungkol kay Candy. Isang taon mahigit ang lumipas, pinauuwi na ako ni Daddy para dumalo sa kasal ni na Candy at ni Arnel, kapatid ko.